Hey, what's up guys? Welcome sa isa na naman panibagong content. And for today's video mga tol, ay gagamitin po natin itong bagong hero na kaka-release lang dito sa main server, no? Which is si Ixia. And for sure, maraming gagamit nito. At palagi itong mababan sa rank game siguro kasi nga feeling ko. Ganoon naman talaga palagi, diba? Kapag may bagong release na hero. Dahil bukod sa unfamiliar pa yung mga tao sa skills niya, most of the time kapag unang release niya dun sa server, sobrang OP pa niya. Tapos sa mga next patch mo na nerf siya. So panigurado ako guys na itong Ixia is mababan to palagi. Pero gagamitin mo natin ito. Dahil kaka-release nga net dot hot topic to. So sasabayan na natin yung trend at gagamitin ko na to at papaito sa inyo yung gameplay dahil ginagamit ko na rin po ito this past few days sa advanced server at medyo kamay ko naman konti, no? Para sa inyo guys, para matuturin kayo. Para well kayo sa mga skills nito. Para pag nakalaban nyo siya, alam nyo kung paano i-counter or kung gusto nyo naman gamitin, alam nyo kung paano siya gagamitin. So yun lang guys, panoorin natin yung ating video. Okay guys, so nagsimula na po yung ating game mga kaibigan at gamit na po natin yung bagong hero. At ibibuild po natin una is yung Swift Crossbow dahil bagay po ito sa marksman na ito. Dahil yung first recommended item niya guys is yung corrosion sight. Okay guys, so marksman itong hero na to ha. At ito yung mga skills niya as you can see dito. Tapos mamaya habang naglalaro tayo, i-explain ko rin po sa inyo habang naglalaro tayo para maintindihan nyo kung ano nangyayari. So yung una nating ni-level up guys is yung first skill niya kasi burst skill po ito. Ito yung main damage niya. Pero maganda rin yung second skill niya guys. Pero dito last hit lang natin tong minion. Wait lang guys, last hit muna natin tong minion. Okay. Yan. Yan yung itsura na first niya guys. Laser beam siya. Build kapul. Tapos yung second niya guys is stun. Ayan, may ganyan. Diba? Na-stun niya Moscow. Tapos yung first niya, ito yung itsura guys. Ayun, para siyang laser beam, no? Tapos yung passive naman nito guys, every time na nag-i-skill ka or basic attack, nalalagyan mo ng stack yung kalaban. Stack. Tapos dalawa yung maximum stack na pwede mo ma-deal sa kalaban, okay? Kapag dalawa na yung stack mo sa kalaban, yung basic attack mo next, tatanggalin na yung stack na yon, and then magde-deal siya ng extra damage, and then merong health na dadagdag. Eh, wonder gets niya, sana nag-gets niya, okay, no? Naka dalawang stack tayo dun, tumamain dalawang skills natin, tapos may yung basic attack natin, may extra damage siya. So, parang ganun lang. And then, both sa extra damage guys, sa pangatlong tira mo, kapag naka-dalawang stack ka, nag-heal din yung hero mo, kaya ano, medyo sustainable tong hero na to. Wala siyang life steal guys. Walang life steal yung hero na to, pero meron siyang ano, meron siyang regen ng health dun sa passive niya. Dun nakalagay. At ayun na nga guys, nabili na natin yung Swift Crossbow. Tingnan natin guys kung mapapatay natin to. Nice one, nice hook there. Tapos nakuha na natin yung first blood. Nice one. Nice hook. It's not being proud, but nice work. Ayan, wait lang. Ang ganda rin talaga dito guys, nagaganda na ako sa hero to kasi yung second skill niya guys. Ano, ang gandang pang stun. Like wala kasi masyadong hero na ano, wala masyadong marksman na may stun na crowd control. Yung skill niya na second ang game. Ang lawak din ng attack niya, ng attack on area niya. Kaya maganda siya gamitin pang stun. Pwede ka rin maging setter. Ayun, diba? Ang ganda ng stun niya. At nice one. Pansin niyo guys ha, meron dalawang diamond na kulay violet every time na nagbe-base ito sa kalaban. Tapos dalawa yon. Pangatlo kong attack, matatanggal yung dalawang yon, babalik siya sa zero, mare-reset yung stack. Pero may extra damage yung pangatlong tira. So yun na nga guys, na-unlock na natin yung ultimate natin at napaka-angas din yun pang ultimate natin. Pero na-stun tayo dito ng gato. Flicker muna tayo kasi feeling ko may stun ako ng ano dun, ng Moscow. Ayan, nice one. Pwede na tayo mag-ultimate dito maya-maya. Bawasan muna ng konti. Nice one, pwede na tayo mag-ultimate. Nice one. Tapos guys, yung first skill natin guys, ano, kapag tumama siya, meron din siyang movement speed na dinadagdag. Bumibilis yung takbo ko. Kaya maganda siya guys, pang tawas. Kunwari, hahabulin ka ng kalaban. Person mo yung kalaban, may slow mo sila tapos ikaw bibilis yung takbo mo, 'di ba? So, hindi na lang hahabol yung kalaban. Tapos dito recall muna tayo mga kaibigan kasi wala na tayong mana. Tapos ayun na nga guys, inuna natin i-build yung Swift Boots natin para meron tayong attack speed. Ano, yung skills ng attack speed. Yung magiging build natin sa hero na to mga kaibigan is more on attack speed po mga tol kasi medyo mabagal yung attack speed nito. Kailangan na ito ng attack speed. Yung two stack, okay. Kaya kailangan natin palagi matrigger. Kailangan yung attack speed. Hindi ko alam guys kung bagay dito yung inspire. Pero mas trip ko flicker. Pero siguro baka next time mas bagay pala inspire. Hindi ko kasi alam guys eh. Pero yun din, yung build natin, hindi ko rin alam kung ito yung best build para sa kanya. Pero as far as I know, feeling ko maganda naman yung build natin, no? So papakita ko sa inyo guys mamaya yung build natin. Pero yun na nga guys, yung first item natin dito is corrosion sight. Para meron tayong attack speed, okay. Para bumilis agad yung attack speed natin. At ayun na ultimate niya doon. At wait lang, first skill natin ito, bibilis yung takbo natin. Tapos istan na ako, guys. Nice one. Tapos nakreason pa yung sawayo. At talagang dito sa ating game, talagang nabubugbog na natin yung mga kalaban natin, diba? Kasi nga, feeling ko ang OP talaga na itong hero na ito eh. Like sa laning, sino kayang hero makatalo dito? Siguro Claude. Masighting kasi Claude ngayon eh, dahil nabuff siya eh, diba? Yung fast farm na Claude, yung ultimate neto. Ibig ako, hunter dito kayo, Claude. Kasi nga, best rock build. Pero itong Moscow guys, talagang lalamunin lang natin to sa lane. Talagang talo sila, diba? Ayun o, ultimate na lang. At ayan na nga, titirahin lang natin siya dito ng ating basic attack. Nice one. Basic gaming lang guys, okay. Wait lang, go, win. Pero matatakbuhan natin yan, okay. Hala, di ko natakbuhan.
Ito na nga ata yung first death natin, sayang. Pero dito so far nakaka 3 kills naman na tayo, no? So sayang nga eh. Pero yun na nga, first item natin, corrosion site. And then next item natin, mga kaibigan, is demon hunter. So gagamitin natin siya, guys, ng trinity build. Ang suggestion kasi dito ni Monton, guys, ang first item, corrosion. Tapos ang pangalawa is demon hunter. Tapos yung pangatlo, wind of nature. Eh pero ayoko mag wind of nature. Parang mas gusto ko na i-diretso sa golden stuff. Wala ko alam, guys, kung yun yung maganda. Pero feeling ko okay lang naman kung mag-trinity build tayo dito para mabilis yung attack speed natin. Di rin kasi nagki-critical tong hero na to dahil dun sa passive niya, bawal mag-critical yung ano natin, yung pangatlo nating attack. So, pangit mag-critical din dito. Kailangan, guys, ano, more on attack speed. Kaya nag-trinity build na tayo. So, yun, nandito ata yung Moskov. Patay natin siya dito. Nice one na. Nice one. Boom. Hindi na natin gagamitin ang ultimate. Patay na yan. Nice one. Nice one. 4 kills na nga tayo dito, mga kaibigan. At hopefully talaga madurog pa natin yung mga kalaban para ma-sure win natin itong ating laro. Okay, dalaw tayo ng mid kasi pinapush nung dalawa doon. Yung mid lane. Pero sabihin naman, if you feed us flat, ganito yung range na to. Slow natin. Sayang, hindi nakuha. Wait lang. Ito, mapapatay. Oh, tawa na. Ito. Ito, mapapatay natin to for sure. Nice slow na natin. Hindi na tayo gagamit ng ultimate. Nice one. Tapos guys, yung ultimate nito, feeling ko maganda toy combo gamit yung Eve eh. Pero kasi silang ano ng Eve, diba? Parang feeling ko bagay talaga eh. Yung ultimate nito, tsaka ultimate ng Eve. Para kapag nag-ultimate yung Eve, hindi makakatakas agad yung kalaban. Tapos yung ultimate naman nito, malawak. Talagang tatapulin lahat nasa loob ng box ng ultimate ni Eve, diba? So may naitaong ganun sa TikTok eh. Ang angas tignan, guys eh. So we might as well try it next time. Second time natin to para ma-stun. Nice one. Pwede na tayo mag-ultimate. Yan. Ganyan yung tune ng ultimate niya, guys. Parang malalong na ma-red siya. Tapos mabilis yung attack speed. Binobomba mo yung kalaban. Ganun. Problema lang kapag nag-ultimate tayong ganun. Anong problema, guys? Ano? Tumatak mo sila. So, bring it now. Kasi wala lang is slow. Yung ultimate natin. Kaya bagay siguro talaga, guys, kung may Eve. Para kapag nag-ultimate tayong ganun, hindi yung makatak mo yung kalaban, guys. Kasi nasa loob sila ng box Eve eh. Kapag lumabas sila sa box eh, medyo may stun pa sila. So talagang tatama yung ultimate natin. Kasi guys, kapag nag-ultimate tayo, most of the time tatakbo lang yung kalaban. O, diba? Madali lang i-dodge. Kaya maganda siguro kung ano, di sila makakatakbo agad. Kung may stun sila. Kung may kasamang CC. Abot ba yung ultimate natin? Tawa, nice one. So focus lang siguro tayo dito, guys, sa objective. Sure win na natin. Although di ganun karami yung kills natin, pero marami naman yung assist natin. 8 assist nga tayo dito, mga kaibigan eh. Papapatay rin natin ito. Nice one. I shook there by Franco. Tapos inultimatean dito ng Eve. Ay, Eve. So yun nga pala, guys, nabuild na natin yung Demon Hunter. Next build natin, Golden Staff. Talaga, Trinity build para bumilis yung attack speed natin. At ayan na nga, nabuild na natin yung Golden Staff. Tapos yung next item natin is pwedeng Wind of Nature, pwedeng BOD. Pero mas prefer BOD para better damage. Kaya naman natin siguro mag-play safe kahit wala tayong Wind of Nature. Pero mapapatay ba dito, guys? Baka natin dito. Ayun. Bis naman tumakbo nun. Nice one. Wala ba? Wait long. Wait boss. Kung kusis wali. Wala yung mag kumit. Yung problema dito, guys, parang nadidehado rin kami sa gameplay na to. Ha? Kasi tinan nyo, guys, yung top lane namin, Zilong. So yung Zilong, talaga siya nagpa sa top lane. Ito lang yung naubos na yung torrent sa top. Yung bot lane naman, kaya naman natin yung Moskov at naubos naman natin yung torrent niya sa bot. Kaso nga lang yung top lane naman natin yung lugi. Pero dito, inahabol tayo ng hero na to. In-ice red yung dito pa niya ako. Lang, medyo magulo yung magiging laban dito, guys, kasi pakat yung position natin. Yun yung kalaban, lahat ng tatlo nakaharang. First kill lang tayo dito, guys. Diba? Nakatakbo tayo, guys, diba? First kill lang para mabilis yung ano natin, movement speed. Ayun, no, first lang tayo. At ilash it natin. Ayun, naku! Oh, ayun, naku! Ayun, naku! Ayun, naku! Ayun, naku! Ayun, naku! Ayun, naku! Wisit naman yun. Kala ko, popoko na sila. Kala ko, bakit ganito po switch running? Ang problema kasi, guys, sa hero na to, wala tayong blink skill. Yung first skill natin, pwede natin gawing movement speed. Pag tumama siya sa kalaban, bibilis yung takbo mo. Pero wala tayong blink skill, okay? Kaya di agad tayo nakatakas din sa gatot. Talagang na-stuck tayo doon. At ultimate lang, drive it. Nice one. Saktong-sakti, ultimate natin doon. Tamang-tama. Kasi masikip yun, hindi agad sila makakalabas doon eh. Nice one. Pero sana nga yun na yung last death natin kasi nakakadalawa na tayong death. So yun na nga, guys, yung next item natin after ng Trinity build is BOD para meron tayo extra damage. Dahil feeling ko bagay yun dahil yung mga skills naman natin more on damage, papalag din yung BOD, maganda. Tapos yung ultimate natin, yun, para may damage din, diba? Pwede naman Wind of Nature yung pang-apat yung item, pero depende yun kung medyo aggressive ba yung kalaban. Pero dito so far, mababa lang naman yung deaths natin. Kaya kaya naman siguro kahit wala ba yung Wind of Nature. Wala kasi right naman siguro kahit. So yun na nga, mga kaibigan, lampatay natin to. Nice one. Patay na yan. Nice one. Eh, basically, pakaw na natin. Sige, hindi pa natin. Pero ginagamit yung ultimate natin. Pero mamaya gagamitin natin yung ultimate natin. Franco kasi yung hero natin dito eh, ng roam natin. Maganda siguro, guys, kung merong roam na hero. Roam siguro. Para merong CC, talagang maistan niya yung kalaban na talagang maraming tatamaan ng ultimate natin. Okay, guys, abangan natin yung Thomas dito. Ayan, na-stun natin. Oh, yun, wala siya. No. Ayan, pwede natin yung pump. Tara. Up, yeah, mito. Buti na lang na-dodge ko. Buti na lang, hindi nasa gitna yung ano niya. Ayan, pwede natin ultimate lang yan. Nice one. Nice one.
Nice hook, nice hook, nice flick. Ikaw ka lang, nakatik siya mayroon. Yan, dito na tayo sa gilid. Tira lang tayo dito. Pwede sa back. Nice one. Gano lang, guys. Ang hirap kasi sa hero na to, hindi tayo pwede mag-front dahil nga marksman tayo. And malambot lang tong hero natin, kaya kailangan hintay lang natin yung mga kampi natin na mag-initiate. Tapos ka. Ganun naman natin yung person natin para makapag-creeps tayo. Ganun naman lagi kapag marksman, diba? Talagang ayos lang tayo ng pwesto. Hindi tayo mapag-initiate ng clash. Kasi kapag tayo yung nauna, patay agad tayo kapag finish tayo ng mga kalaban. Kasi nga malambot lang tayo. So kapag marksman tayo, guys, ayos lang tayo ng pwesto. Hintay natin. Have patience lang dun sa mga teammates natin na mag-initiate ng clash. Tapos ganda lang natin yung pwesto natin. So rin lang yung palagi natin yung ragawa. Play safe lang ako dito maglaro. Kasi kapag naging aggressive tayo, mapipitas agad tayo ng kalaban. Katulad yan, di ba? Doon na lang yung nauna ko. Maralim ako. Baka yun, ultimate. Ba't ako? So, hinihintay ko lang dito yung Yin. Nice one. Nice stun na siya doon. Hindi na siya makakabalik. Ultimate tayo. Nice one. Yung Moskov. Grabe, pulado. Nakita nyo ba yun, guys? Inultimate pa lang natin. Hindi yung Moskov. Tapos puladong-pulado siya, di ba? Para tayong naka-eve. Grabe yung long range nun. Tapos yan, guys. Papalagan din natin ito. Mga to. Yan. Palagan natin. Naka-i-registra. Oh my God. Explicker muna tayo. Patay na to. Patay na to. Nice one. So, ayan, guys. Na-wipe up na natin yung mga kalaban. At this time, mag-reg na tayo. So, hopefully, ma-end na natin itong ating laro. Kasi baka mamayang late game, mas lalong sumakit yung Moskov ng kalaban. At ayun nga guys, sabihin natin yung BOD. At yung last item natin mga kaibigan is Malefic Roar. Okay? Pero pwede rin win chan talaga kung gusto nyo. Pero ito lang yung gusto kong build. Di ko alam talaga guys kung may yung golden stuff dito eh. May isip ko lang naman. Ewan ko, baka mamaya malito. Baka pagtawanan nyo ako. Pero maayos lang naman yung gameplay natin. Kino niya guys, ultimate ako yung Moskov. Nito nyo ba yung damage natin sa Moskov? Kung hindi mo lang yung buhay naman na dito. Let's run, gaso nga wala. Ayaw, wash your pasok. Kasi naka Wind of Nature siya. Hintayin ko muna yung Franco. Yan, hintayin ko muna siya. Tara, tara, tara. Yan. Di ko muna siya pinasok after ko siya ultimate ng kanina. Kasi alam ko naka Wind of Nature siya. Yung siya kawayo, music to music. Ito, kasi naka yung spark pa siya, diba? So, yun. Hinintay ko muna yung Franco. Kaya di ko muna agad masyado pinasok. Tapos, ayan. Sayang, wala siya na hook doon. At ayan na nga, yari tayo dito. Patay na naman tayo. Yun naman yung problema natin. Lagi tayo na torpitas ng gato. So, yun lang talaga yung weakness na itong hero na to, guys. Dahil wala tayong blink skill. Kaya kapag meron kalaban na tatargetin tayo, tapos may mga stun sila, talagang di natin madadodge kapag wala tayong flicker. Talagang flicker lang yung only way para madodge natin yung ultimate nung gato doon, diba? Kasi naka-pair sa pala siya doon sa top bush. Tapos talagang tinaiming niya yung ultimate niya sa gitna, kaya wala na tayong magagawa, di na tayong makatakas doon. So, yun lang yung weakness na itong hero na to, kasi wala tayong blink skill. Did natin ng flicker kasi nga lang bulon yung flicker ko. Kaya di tayo makatakas sa ganun. Kaya guys, maganda kapag wala pa yung flicker natin at cooldown, mag-play safe tayo. My fault yun na, ano? So, wala mo, kung rin yung nag-play safe, may gato pala dun. Yun ang may weakness na itong hero na to, wala siyang blink skill. Puro kapag kunwari kalita, tapos nakita mo, pambulusong na siya sa runner, nakatubig siya. Talaga wala ka rin magagawa dun. Pero nalang may flicker ka, pero pag wala kang flicker, wala patay ka talaga. At ayun na nga guys, tapos na natin itong gameplay at sana marami kayo natutunan at alam nyo na kung ano yung itsura kung paano gamitin itong hero na to at kung paano siya kakounterin. So wala siyang blink skill, madaling siyang makuha guys kapag ano wala siyang flicker. Pag wala siyang pantakas, talaga makukuha mo na talaga. So yun lang naman mga kaibigan, sana may natutunan kayo for today's video at nag-enjoy kayo. Kung hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo, maraming salamat sa inyong support guys. Bye bye, next time ulit.